the Y brothers. Oh, the Y brothers. Matik yan. Pero legit eh, kasi karamihan ng, of course, the pros, they don't really utilize the ultimate for the damage. Eh. Mas more on pa, saan nasan yung kalaban. Ganon. Kasi pag nag-ultimate ka, lahat ng nasa bush, kita mo eh. Kumbaga, lalo na pag crucial moments. Panira ng mission. Kasi mayroon silang mission. Mas maganda yung tunnel vision nila. Parang ganon. Tama, tama. Pero here we go. Para sa ating series number 3, game number 1. Connection, I mean no connection versus infamous PH. Best of 3, guys. Laglagan portion. Kasong kalaro pala natin dito si Taiga eh. Ay! Patay tayo dyan. Si Tingway ga. O shoutout sa mga sumusuporta sa amin. Sabi dito ni ano, ni Lembot. Ni Taiga. Si Taiga yan, man. Si Taiga ba yung sabi yan? Oo, si Taiga. Alam mo naman si Taiga. Mainit yan eh. Mainit yan lagi. Oh, si Taiga na. Oo eh. Tignan natin ha. Si Lembot pala to, nandito na. Oo. Eh, sinasabi ko sa iyo eh. Alam mo naman yun si Lembot, isa sa malulupit yan. Na-tanker. Yan lang yung Lembot na pangalan lang malambot pero tangkunat. Makunat. Yung kanyang Cupra dito for sure. Mamaya, pareha sa safe route yung pinili ng dalawang team dito. Kuya Prof B, kumuha lang sila ng... Makukuha pa ata. There you go. Alam mo, napansin kita, Jin, eh. Parang madalas ka nagluluyi, eh, no? Ano ba, paano ba yung combination ng yung vacuum niya? Paano ba, ano, explain mo nga sa akin, paano ba ito napuprok yun? Ganito kasi ang mangyayari dyan, Prof. Pinitin mo lang. Pupuesto ka pala upo mo, eh, no? Hinihintay ko yung buwelo mo, eh. Pinitin mo lang. Hindi, pero ano yan, kapag yung, mayroon kasi yan tinatawag yung duality, yung yin-yang duality. Kapag yung nahuli niya ng kanya skill, eh, kapag nag-drop yun, may nalabas sa'yo, either black or white. Diba sabi nga ni Michael Jackson, diba? It's either black or white. Gumanon si Michael Jackson. Pag nahuli yung, kapag kunyari, ito, si Zed na rep, kulay white yung sa kanya. Tapos yung kampi niya, yung katabi niya, kulay black. Kapag na-chambahan sila ng isang first skill, vacuum nation yun. Basta, lagi mong i-first kill dun sa loob ng rotation. Actually, ma-chambahan sila ng rotation. Vacuum nation ang tawag dun. Vacuum nation, pero ito na. Speaking of rotation, medyo umiwalay si Taiga ng bitaw dito. Ng kanyang mga fidget spinner, look at from the backline. Si Fernandez Jose. Ayan na. Mga miyembro ng infamous PH, kaliwat kanan, napita si Fernandez. Sinunod pa si Janus, naglaho na parang mga bula. Ang team infamous PH, nagkaroon ng connection, ng no connection. Ang ganda ng ikot, ng no connection. Ang tawag doon, rotation. Ayos ba yun? It's right. Ano nakita mo yun? Si Parza papunta sa kabilang ano, binacuum. Hinila. Oo, kumbaga lilipad na. Tapos kinuha yung ano, yung butot. Tama. Tapos sabi ni Clark, ako din marunong binakulong may pad. Bumalakpak eh. Eh siyempre, pag ang ibon nakarinig palakpak, batcher yan eh. Babalik pa yun? Oo, oh, yung palakpak na ano, yung pambuka yung kamay. Ah, oo nga. Pangkalapate. Pangkalapate. Batcher strategy. Oo nga. Ayan. Nakalapati strategy. Actually, yung no connection ay lumalamang dito, Kuya Prof, ha? Seriously speaking, yung damage kasi nila ng early pang YouTube eh. Medyo ano din eh. Medyo masakit eh. Oh, mabenta yan. Mabenta yung ano. Oh, diba na naman daw ang YouTube dito. Diba na naman ang YouTube eh. Mamaya, mati. Diba na naman yan. Yan pagtapos, kinubra na. Eto na, nababaligiran, flame shot. Ay, hindi pala. Wala palang flame shot. Joke lang pala. Fake news. Kala ko may lumipad na flame shot dun eh. Iba pero pala. Alam mo, hindi nila napipigilan yung pag-farm ni Kuya Janus dito. Actually, kahit may isang death si Janus, maganda yung damage output ni Kuya Janus. Oh. Medyo all good. Pero, Ang ganda rin ano din yung beta team. Pinabayan pa ng kanyang last insanity Lempot. That's a 2-4 non-exchange. Plus, may kasama pang foul pa ba? Ayan na, mountain shocker. To reveal the position of infamous, I mean, ano, connection, pumasok na. Si, ano, si Genron, naging dragon na. Ayan na, si Krista. And napitas pa nga ang tropa nating si Tai Tudaga. And nakahawakan rin si Patrick the Starfish. All-star pala tong mga to.
kompleto Ricardo, nagkahalo-halo. Pero alam mo nangyari doon, yung mountain jacker, na-reveal sila lahat. Tapos nakalahati yung haibu nila. Nung nakita ni Clark, nakalahati na yung haibu nila. Tsaka na lumabas. Alam mo naman ang mga dragon, na isusulat yan eh. Ang mga dragon sa anime, late lumalabas yan. Oh, never na ako na ang dragon eh. Si Reka? Ha? Huling-huling dragon ni Reka? Si Kuku? Ay hindi, pampito pala yung si Kuku. Pampito yun. Nakalimutan ko na. Basta laging dragon, laging huli lumalabas yan. So, ginawa ni Clark ang dapat niyang gawin. Kumbaga, si Shenron nga eh, patay na si Krillin, tsaka lumalabas eh. Ganon din yung nangyari, yung infamous, patay din talaga yung kakapre, diba? Bago lumabas. Yung tinatawag na pag pumasok yung dragon, enter the dragon. Kung ayaw din lumalabas. English pa yun. Oo, ni Bruce Lee. Oo, ni Bruce. Kaya pala yun yung title. yung talk ngayon. Kaso sumlat ko din, noon pa man. Noon pa man, pero look at that, tumama na. Tayo tayo yung positioning ni Janus, ang lupit, no? Bira ka lang makita ng ganitong YSS, eh. Ang ginagawa niya kasi dito, maganda sa YSS, yung first skill. Mm-hmm. Yung first skill niya, para kang ano, para kang mini Lancelot. Para kang mini assassin because of the first skill. And it's really positioning himself with that first skill, yung dash. Na nakakuha sila ng magandang space para sa damage ng Parsa, damage ng Esmeralda. Tama. Gusto ko yung idea mo nang yan, ha? Pero oh, score natin. Parang yung tropa kong 5-5, kulang na lang isa pang 5. Eh, kilala nyo na. Si 5-5-5 ang star player. Star player. Ng Zen Esports. Oo. Ito na, prop, ha? Tagilid na ang connection ng new connection. At si Janus na yung umaariba. Ay, naku, pumasok! Si Kupri! Oh. Ayun na. Kupri, tignan natin yung pinatay. Uy, wild born free, last insanity. Laging sabi nila combination. Here comes the dragon, kasi nga napitas ng isa nila. Pero namali ang tanong pasok. Hindi lagi nabubuhay ang dragon sa pelikula. Tanda mo yan. Kaya nga nagkaroon ng dragon slayer na palabas eh. Totoo si Lina inversion eh. Oh! Si Fernandez, si Rudy. Si Rudy nga eh. Nabuhay. Hindi, alam mo, isa yan sa ano eh. Isa yan sa mga malulupit. Na Action Oo. Diba? Si Rudy Fernandez. Si Rudy Fernandez, balago, kuya prof. Buhay pa din. Tama. Let's see. Si Ramses. Tumipat na ng laro si Ramses. Alam mo naman, si Mirangel nga, diba, nandyan na rin minsan. Diba? Ayan. Alam mo kasi hindi mo pwede malitin yan si Jose Fernandez. Nagkaroon na yung pelikula yan eh. Laban kung laban. Alam mo yung pelikula na yon? Oo, search mo. Malabas yung sa recommendation ko eh. Hindi ko na alam dito. Pero si Clark nagpapakakit Superman and Ramses will fall. Wala siya kasama dito. Dahil wala ang the rest of si Minduan. Wala rin ang tropa nilang Virtus Pro. Tuwalon pa dito si Maki. Aalis muna. Si The Boy. Ngayon ang galing ni Fernandez. Sina boy. Ang lupit. Actually, akala ko si Janus yung... si Janus at si Fernandez yung ano dito eh. Yung make or break superstar ng infamous PH. Kasi hindi naman siya sa outplay. Hindi siya sa invade eh. Parang ang ganda na lang ng positioning nila. To the point na hindi makakuha ng magandang pasok yung no connection. Alam mo, ginag-search ako yung mga pelikula ni Rudy Fernandez ngayon lang. Natawa ko sa isang tulisang dagat. Tulisang dagat. Diba? Yan yung mga word na hindi na masyadong ginagamit, lalo yung tulisan, di ba? Oo. Yan yung mga talagang sindikaton dating. Pinoy na Pinoy ang dating eh, no? Pero ano? Dito, ayos lang pare ko. Si The Boy eh, no? Meanwhile, ito mukhang magkakaroon ng laban dito sa bandang top lane. Janus popping the second skill. That is the part sa ultimate galing kay Ramses. Lumipan na ng laro. Taiga, kalahati na po dito. Si Kuya, the ZX
si D-E-N Maki. Ayan, ayan, namumula habang si Kuya Clark late na naman kasi nga Dragon J. Lahat ng Dragon late na na. Oh, ayan. Lagi na igimaki, baka. Pero ito, napalibutan na si Krami Wap. And yun, napita si Patid the Stars, wala si Maki. Naku, si Narsars, Kinto, Taiga, and the rest of the gang taking away. Kasi nandyan na si Prize. Ayun o, alam mo naman pag nag-final form si Prize, hindi pa gold yan ha. Pero yung transform 2 niya, yung malaking katawan. Oo, gano'n na nangyari. Oh my glove, men, hindi ko na alam na nangyari eh no. Bakit nga ba biglang lumawang yung e-pouse? Bakit hindi natin biglang lumawang? Kasi dahil yun doon sa recent clash, yung sa ano, yung sa bottom. Sa baba, no? Oo, nagkaroon sila ng pektusan doon. Eh, syempre, yung dragon. Alam mo, once lang namatay yung dragon, nagkamali siya. Pero look at this, 3-1-3. Tapos hindi nila napapansin. Ang dragon kasi, pag naging dragon, di ba? Pag nag-vengeance, hindi mo naman ganung halata na naka-vengeance eh. Hmm. Sinasaktan nyo siya. Pero yung pala, kayo yung nasasaktan. Habang ina-atake siya, di ba? Yan ako, inaabo si Kito. Nag-sticker pa. Yung dragon, inaabol yung may kapwa dragon. Ayan, baby bouncing ball si Maki. Nakikipag-sulit. Ano yun, mainit si Lembot dun ha. Talagang pinumit niya yun para lang mapekusan. Dalawa pala ang pasabog dito ng Intanus. At sinalot nga dito. Hindi mo pwede ganun ni si Daboy. Si Daboy, pasa pa na yun, bro. Pasama pa na sa plano. Kompleto si Rigato. Sabi niya, Lembot, o papulain mo. Tapos pinasa bigla kay Fernandez. Iba talaga si Daboy, men, si Rudy. Yung ganyan, ano yan, mapapansin mo yung ganyang galawan niya, galing yan sa pelikula, ang leon, ang tigre, at alamid. At alamid. Grabe. Mga classic Daboy move sa pinapakita dito. Ang tanong, nasa na si Ma'am Rosana Roses. Alam mo kasi ayun, si Daboy, yun ang favorite, yun ang ano eh. Favorite ang pala ng mga tito talaga eh, tito natiks eh. Si Rudy Fernandez, pag si Rosana Roses. Speaking of tambalan, yun na. Si Rosana, si Umpap, ang tito disengaging. Lumapas agad na maaga ang dragon. Oo. And disengaging muna. Oo nga, no, speaking of Rosana Roses, eh, isa yun sa mga naging hero noon. Okay. Oo. Sa mga pelikulang Pilipino. Kumbaga, naging mainit din ang kanyang pagbubuhat sa Pilipinas. Pero, nasa ibang bansa nata siya. Oo. Oh, yan ang hindi ko alam. Oh, dodge balls! Para kay kuya mo X-board. Pero men, iba eh. Parang feeling ko, hindi to ano eh. Parang hindi to outplay eh. Parang na-outclass bigla ng Infamous eh. Parang lamang na kanina yung no connection, pero parang sa lahat ng nangyaring clash, simula nung nandun sa Lloyd kanina, puro Infamous na, no? Oh. Parang na-outfield din eh, bakit yun eh. Lugi yung diretso lang eh. Kasi hindi nila gano'n na-utilize si, ano, si Patrick. Pansin mo, di ba? Wala silang map control dito. Automatika wala ka tayo nakikita dito. TP out, the vacuum is real, pero there's no damage coming from the side of no connection. Nakakuha sila ng 1-to-1 exchange. Pero napapanis sila in terms of 1v1 pick off another one. Wala silang pamigil kay Daboy. Ayan na nga si Daboy. Daboy. Ayan o. Meron naka-necklace, pero yung damage kasi naman gagaling to finish Esmeralda, hindi enough. Diba talaga? Diba si Rudy? Kasi isa pa sa point dyan, etong si Fernando, si Fernandez, gusto niya mga kalaban, mga melee eh. Hindi naman may mga kalaban niya. Etong kakalmutin na sa... Oo, si ano? Sino ba to? Si Masha? Kakalmut at kakalmut eh. Pero, ayun na. Game 1 goes to the side ng Infamous Field. Malinis talaga compare sa ano? Sa no connection.